buti na lang hindi naintindihan ng malaking kapatid ko ang mga pinag-uusapan namin off-cam. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga fake news kasi hindi tayo fake news dito. Talagang totoo tayo dito ang naglalasing. Kapag may alak, i-vlog. Sa gabi nag-Ri-Ride! Sa gabi nag-vlog! Yeah! Ipapay, pinchapay! Magtitimpla ngayon tayo ng kape. Ito na po. Ito na naman yung mga bagay na huwag niyong gagalawin dito sa room. Ito ba? Okay lang to remote? Para saan to? Ayaw nila sumagot para sa remote. Huwag ko nila kayang galawin. Ito, magtitimpla tayo ng sandamukal na kape. Huwag tayo mag-vlog tayo, dapat magtimpla ng kape. Pipili natin ang Great Taste Brown Barako kape. Titimpla kami ng kape. Paulit-ulit. Lalagay tayo ng tubig. Ganyan. Malawan muna natin ng tubig. Yubo video ba? Ako ba yung sanid? Para sa coffee time muna. Coffee time. I-chill. Ayan na. Umiinom na ng shot. Wait! Ayan lang. Inuman muna. Inuman session na. Kapag may kape, mag-coffee time muna. Dito po nilalagay ang kape sa coffee pot. Tapos nilalagay natin dito sa saksakan dito. Ito ay rubber rice. Tapos i-on natin. At mamaya usok at iinit ang kape. Ay, ang tubig. Para tayo ay makapag-kape. Ay, hindi ko pala gagamitin ang instant coffee muna. Ubusin natin yung special blend. Special blend. I heard something of a baggage. What's your baggage? Do you know what baggage is? I have many baggages in my life. You defined baggages? Siyempre, yung mga tasa nandito sa loob ng mga papel na ganito. Bubuksan natin dahang-dahan. Ay, nasira. Dapat buo, diba? Okay. Nakatago yung mga tasa. Ang tasa ng kape nandito. Siyempre, bubuksan pa rin natin ang special blend. Ito ang laman ng special blend. Sobrang bango. Special blend. Loob ng special blend. Siyempre, bubuksan natin ang ganyan. Tapos, ilalapag natin sa tasa. Ilalapag natin sa tasa ng ganito. Parang ang litang tasa ngayon. Ano maiinom mo rito? Ganun, kababulunan pa ako nito. Saliit. Yan na, ang special tasa ng special blend, special tasa. Yeah. Ang haba ng coffee time natin. Ang tagal kasi kumulo ng tubig sa thermostat. Ayan na, dito na. Kumulo na yung ating tubig sa pichel. Sa pichel na mainit, mag-ingat po. Baka kayo ay mapasu. Yo. Timplahan ulit ng kape. Timplahan ulit tayo ng kape. Patagalin ng konti para masala lahat ng kape sa loob. Matapang-tapang ito at masarap. Amoy na amoy ninyo ang lasa at amoy ng kape. Yan. Kape. Blended ulit. Coffee time. Dito pala may lalagyanan. Ito yung lalagyanan ng mga kape. Maganda rin eh. Nakaka-aliw din. Parang mini drawer. Yan. Dito makikita yung mga ganyan. Yan. Ito maliit eh. Lalagyanan ng mga coffee mate. Yan. May maliit na drawer. Diyan yan. May background na bata. Yung mga santo ninyong gumagala, mag-ingat kayo. Baka matapakan ninyo yung mga santo ninyong gumagala dito. Santo ninyo! Nagsasalita pa. Nagpaparamdam. Hindi lang nagpaparamdam. Nagsasalita pa at gumagala. Yan. Yan po ang drawer na pinaglalagyan ng mga kutsarita at mga coffee made. Diba tinarin yung mga sugar. Ito yung brown sugar nila. Ito yung mga creamer. Idadagdag natin dito lahat. Okay, babad na. At ma-enjoy na natin ang coffee na blended. Special blend. Nako. Sarap magkape sa tanghali. Nalulano na kapag inaantok ka, parami kang kailangan gawin. Ngayon lang ako nag-sugar sa kape. Yeah! Isang buwan na, hindi ako nag-sugar sa kape. Teka, sabi ko bang ipasok ang sound natin?
sa gabi nag-vlog, sa gabi nag-ride. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako na naman si Sonhead para sa iba video na naman ngayon. Sa pagkakataong ito, tatlo lang ang pag-uusapan natin. Tatlo lang. Pero ito ay tungkol sa paniniyot. Ay hindi, sa camera. Sige na, room tour naman. Ngayon lang, isang beses lang, 1 minute lang sa video. Room tour naman, di ba? Tara, room tour na tayo. Okay? Sa gabi nag-vlog, sa gabi nag-ride. Malangis na kape. Ako po si Sonid. Sa pagpo-photography, tatlo ang pag-uusapan natin. At basically, ito ay pag-control ng ilaw at liwanag. Hindi lang sa mga bumbilya, pati na sa paligid. At tatlong bagay ito sa pag-ooperate dito sa camera. Ang tatlong bagay na ito ay ang shutter speed, aperture, at ang ISO. Yan ang tatlong bagay natin na susunod na makikita ninyo. Ang room na ito ay kulay pula. Yan pa video pa. Kapag hindi pa kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. Ang ginagamit natin camera ay Canon 70D na meron itong lente 18 hanggang 135mm. Yan, all around lens ito. Automatic at maganda ang stabilization. Okay, ang shutter speed ay basically ito yung nagko-control sa bilis ng pasok doon sa sensor ng camera. Ito yung bilis ng ilaw na pumapasok doon sa sensor. Yan yung parang window. At nakikita nyo yan sa measurement dito sa aking camera. Yan ay 1/30, 1/100, 1/100 hanggang sa magiging 1 second yan. Dito sa akin, may iba-iba. Iba-iba ang medyo control sa mga iba-ibang depende sa camera ninyo. Ito yung dito. Dito ko kinokontrol ang shutter speed. Yeah. Nakikita ninyo na nag-iiba-iba ang kanyang value. No? Yeah. Pinakamabagal yung shutter speed natin ay 30 seconds. 30 seconds yung buka doon sa kanyang sensor, no? Na nag-aalaw o nagpapasok ng ilaw doon sa kanyang sensor. So, ang pinakamabilis nito ay 1/8,000. Ganun kabilis. So, pwede in between. Depende. Ang control ng ilaw nito, kapag masyadong mabagal ang buka, maraming ilaw ang papasok. Kapag maliit ang buka, maliit din yung ilaw. Konti lang yung ilaw na papasok. Pero mabilis. Oras. Mabilis ang oras niya. Magpipreeze yung kanyang frame. Okay? Mamipicturan tayo ng kung sino-sino dito. Naka-bathrobe pa. Uy, yung mga ano. Ano to? Mga Saudi Arabian. Naka-bathrobe. Papakita natin yung inside nito. Doon yun makikita yung shutter speed. Gano'ng kabilis. At ito ang slow motion niya. Pasok ang sound effects.
dito natin makikita na makikikagata. Ano to? Ano pala man ito? Dito na natin makikita na yung shutter speed ang nagko-control sa mga jump shot. Jump shot. Jump shot! Ganyan yung high speed, pang high speed. Pag mataas yung value, yun high speed. Ganun ka, ganun lang. One, two, three. Madilim. Sapa. Ganun mo. Sapa. Ay, magbabaga tayo. Dadami yung blurred, pero nililiwanag yung picture ninyo. Isa nga rin. Mabagal. Hindi, mabilis pa rin. 1, 2, 3. Sapa. Ayan, may blur. Ayan, okay? May blur yung kamay niya. Ayaw niya mag-jump shot kasi mabigat daw siya ng yun. Hi guys, meron akong nakita. Maganda yung sofa dito. Yung sofa dito, nagiging bed, natitiklop. Tingnan nyo, komportable-komportable siya sa pagkakahiga. Kanina, tulog siya. Ngayon, gising na. Kasi, ang ingay-ingay natin mag-vlog. Ang susunod naman natin nagko-control sa ilaw ng camera o sa ilaw ng pictures natin ay yung aperture na ang measurement niya dito sa camera ay f-stop. It's okay. May mga f 3.5 hanggang sa F22. Ang F22, ito medyo baligtad dito. F22. Ang F22 ay yung pinakamaliit na butas niya. Pero nakafocus lahat ng background, nakafocus lahat sa iyo. Pero dumidilim ang picture. Pero pag maliit ang value, blurred ang background, tapos ito ay masyadong maliwanag. Nagpapaliwanag sa pictures natin. Tingnan natin yung mababa na F-stop. Picture na. 1, 2, 3. Saba. 1, 2, 3. Ayan, medyo madilim ang pictures. Ang pictures ay madilim. Pero ang tapos ang background niya ay blurred. So, yun yung pinaka malaki ang butas. Ibig sabihin, 3.5mm. Ang butas nung aperture. Ang aperture yung nandito sa lente. Yan mga ganyan. Yan ang nagpo-control niya. Bumubuka. Ito ay automatic kaya hindi mo masyado makilang wala siyang control. Yan ang aperture. Yan nakikita niya dito. Yan dito. Ang mga lente yan. Pang control pa rin lang ilaw. So, tingnan natin ang pinakamalaki o ano epekto. Picture. Pag malaki ang value ng f-stop na yun, ginagamit ko yung F22, madilim ang pictures, pero naka-focus. Okay lang ito sa mga naliliwanag ng mga landscape, naliliwanag ng mga ambience, pero tapos focus. Mga group shot at pang group shot yung ginagamit. Pero kung sa mga ganito lang, talagay natin sa gitna para hindi masyado madilim. Yeah. Meron po tayong light sensor doon sa camera mismo. Kaya na nakikita mo ang balance dito. Yan isang tip dyan, light sensor. I want to go home! Kaya maganda, in-focus lahat ng pictures. At okay lang yung pagkakaan. So medyo gitna-gitna lang. Hindi masyadong extreme. Yan ang nagko-control doon sa lente. Sa mga f-stop natin. Yeah. Okay, ito naman yung susunod. Masyado ka ba sensitive? Kapapasok lang ng balita dito sa ating banyo. Sila po ay mga kulubot ng mga bata na at pwede nang ilaga mamaya sa ating cooking show na ang tinatawag na sinigang at adobong mga bata. Dito sa susunod na bagay na nagko-control din ng ilaw ay yung sensitivity nung sensor sa loob. Yan yung sensor sa loob, okay? Ah, natatakpan ng ano. Natatakpan siya ng mirror. By the way, mirror camera pa ito. Kaya may viewfinder na actual. Susunod ay yung ISO. Yun yung sensitivity nung pinagkukunan mo. Sensor yun. Noon, ito yung mamimili ka ng ISO sa pamamagitan yung box ng film. Nandun yung ISO sa film mismo. So ngayon, digital na. So yung digital ng ISO na andito. So ISO, yun yung nagpapakontrol ng sensitivity ng ilaw. Pwede siya yung, kung medyo hindi mo na ma-adjust ang shutter speed at ang aperture, ang ISO ang nagpapabalance. So ang ISO ay pwedeng auto. Nagsisimula ang aking camera sa 200 na ISO hanggang sa 12,800 na ISO. 12,800 na ISO.
So kapag masyadong mataas ang ISO, masyadong grainy o maraming picture noise, maraming snow-snow yung picture mo. Pero napapaliwanag niya ng mabuti yung picture mo. Picture ninyo. Katulad nito. Masyadong maliwanag. Maganda ito sa mga pinapatay yung ilaw. Katulad nito. Pinatay ko na yung ilaw. Dito nyo yung background ko. Napatay yung ilaw sa banyo. Pero ang paningin ng camera ay parang ganito. Parang merong ilaw pa rin. So nasasagap ng ISO na mataas yung mga kukunting maliliit na ilaw. Ayan, bagay ito sa mga night shots, night photography, kahit pa paano. Pero yung quality or sharpness na forfeit kahit pa paano. Sa mga maliliwanag ng mga ambience o kaya mga lugar, pwede mong babaan yung ISO. Ang pindutan ng ISO ko ay nandito para i-adjust ko. Tapos ginaganong-ganong ko lang. Okay? Ipindutin ko to. Mababago siya. Pwede ko siya select. Pinakamababa or auto. So 200, pinakamababa. Ito yung nagpapadilim. Pero maganda ang quality. Sharp. Very sharp ang quality. Kaya kailangan maganda sa mga maliliwanag o kaya outdoor, magbaba kayo ng ISO. Bubuksan ko yung ilaw para maganda. Dito na. Nakakita nyo na sharp ang picture nito. Pero syempre, tatandaan na ito ay mayroong factors din doon sa shutter speed at aperture. So ganun nga, they work with each other. Kung masyadong maano, parang balance ba? Kung masyadong mababa ang ISO, yun. Kailangan mong babaan din yung shutter speed mo. O kaya bilisan. Kaya yung aperture, ibuka mo lang konti. Medyo nandun sila sa tatlong balance. But tricolor, parang internal combustion ng engine. Kung masyadong marami yung apoy, o kaya yung ignition, hindi andar o kaya hindi mag-work or depende sa situation ninyo. Okay? Pero tayo ng kalapate! Yan ang sinasabi ko eh, kasama ka na sa vlog! Nakakasuka naman yung mga pinapanood nyo. Yeah, bye-bye video pa. Ako po si Solid. Ito po ang ating walang boxing at manual na lang ang natira. Walang box. Oh, kasama ka sa vlog. Ito ang tago. Ito ang view natin dito sa window natin ngayon. Ito yung portion na medyo pa-curb na portion ng mga room. So, kitang-kita na yun. Dulong-dulo. Ano kaya yung dulo na yun? Siguro malalaking rooms yun. Eh, no? Kasi dulo eh. Tapos parang may balcony pa dun. Eh. Malaki ba yung room doon sa dulo? Yeah. Hindi talaga eh. Ayaw. Yan po yung indoor swimming pool na pag dito view, dito nyo na view ay parang dome. Ganda, di ba? Tapos may golden windows pa na hindi nga nalilinis na. Sayang na hindi pa naka-on yung fountain na yun. Natuwa lang ako sa view namin ngayon kasi masyadong cloudy tsaka gloomy. Pang malamig sa labas, parang ganda. Pero humid talaga. Kasi nasa tabi tayo ng Manila. Masyado marami nakapark ng mga vessels. Yung tagline natin ngayon ay wala na yung tagline na. Nakalimutan ko po. Ang tatlong bagay na ito ay hindi mag-work ng kahit basta-basta lang. Ito ay kombinasyon na maganda upang yung mga pictures ninyo ay tama at crispy clear. Gusto nyo crispy clear? Kung gano'n, medyo creative naman kayo, medyo may blurred, medyo may bokeh, may blurred sa background, kaya blurred sa motion nyo. Kaya na bahala mag-experiment at huwag kayong matatakot na mag-operate sa pamamagitan ng pag-select sa manual ng mga DSLR ninyo. Hindi po 2-point and shoot basta-basta na ilalagay nyo lagi sa automatic as letter A, automatic. Mag-experiment po kayo at be creative dahil binili nyo itong SLR na ganito. Gamitin ninyo ang tatlong bagay na ito. Dito nyo nakita ang ating tatlong bagay at sana na-enjoy kayo sa pag-operate ng photography. Ito kasi yung pinaka-basic nito. Basic sa photography, ang shutter speed, aperture, at ISO. Yan, ako po si Soned. Please like, share, and subscribe sa ating photography class. Ngayon, dito sa portion na to, ito ang ating bathroom tutorial. Ah, okay, ah, ito. Ngayon, ito yung bathtub. Siyempre, katulad ng mga shower. Ito tayo, ikot tayo. Katulad ng mga shower. Ito, ganito rin. So, ano siyang hot and cold. Una muna, dito muna sa parang bidet na to. Ayan, maganda yung bidet niya. Maganda yung bidet na parang shower. Ayan, na nag-extend hanggang dun sa dulo. Tapos, ito yung meron siyang knob na hot,
Medyo hot yan. Mainit na. Tapos ito yung cold. So kapag ganun din, pag haluin mo rin siya. Ngayon, kapag gusto nyo lumipat ang tubig mula dito hanggang dito, na pampapuno ng bathtub, i-on nyo to. Yan, diba? Pupull nyo to. Pull up. Lipat na naman siya dyan. Pull down, dito siya. Okay? Ngayon, meron siyang plug dito na push button para mapuno ang bathtub ng tulo yan. Yan. Pupush nyo lang yun ng ganun at yun ay magiging selyado. Ay, hindi na siya mapupunta dun sa drain yung mga tubig. Kung gusto nyo i-drain ulit ang mga tubig, patayin nyo yung mga gripo at pindutin nyo ulit yung plug drain dun sa baba at magde-drain yung tubig at okay na, replenish ulit ng tubig. Yan po ating bathroom tutorial. Napaka-ikli at napakaganda ng ating bathtub ngayon. Ito ay made in fiberglass din. Hindi po siya porcelain, ceramic, ano. Ito po ay fiberglass. Ang maganda kahit papano at meron siyang mga handlebar dito para sa inyong safety. Kapag gumaawan kayo, dyan kayo hahawak. Iyan po ating bathroom tutorial. Pose sunod, bawa. Ito yung CR, oh. Ganyan. Ito yung maliit na CR, malapit dito sa ano. Ito yung pinto, CR. Tapos dito yung CR. Okay. Ito naman yung mirror ng CR. Yan. Ito ba yung lababo? Maganda yung lababo dito. Emperador gold! Kapag may alak, i-vlog! Pwede bang pagsabayin yung kape tsaka to? Paki-comment lang sa baba. Dito sa pagkakataong ito, tayo ay magiinom. Itikman lang natin. Kasi hindi naman to drinking vlog eh. Photography vlog to eh. Sa para sa basic photography ng tatlong bagay na yun. Pero titikman lang natin konti. Emperador gold! Kapag may alak, i-vlog! Konti lang, titikman lang, ganyan lang. Huwag ang tikim, hanggang dyan lang. Pero kapag gusto nyo mawalwal, punuin ninyo! Kamaya! Hanggang wala kayong gout. Pag may gout na, tignan na kayo na naproxen sodium. May nakakita po sa atin na tumitikim tayo ng alak. Kaya maglalasing na tayo. Itigilin natin bago tayo mahulog. Nakakakiliti sa lalamunan. Pero mabango, tsaka masarap ha. Bilang isang Emperador nga eh. Diba? Emperador go! Uy, swabe ah. Okay na ako. Mamaya naman. Kasi magdidinom. Ito ang view natin. Dito, itutuloy natin ang pag-inom. Panglasa lang. Dahil di natin afford na uminom ng marami. Shot na natin to. Yay! Emperador Gold. Kapag may alak, i-vlog yan. Ano yung paparapol? Vespa? Oo. Motor? Oo. Scooter? Nandun? Oo. Pinarapol nila yan. Inti pa. Mag-enmask ka na lang. Or they are. Icon yun eh. Vespa. Ito naman yung tablet, iPad po ito, iPad, pag-control ng room. Yeah, babay video ba? Kapag may alak. Ay, malam nga, alam na tayo naman na. Nagtapang naman. Ito po ang lente na naka 50mm. Ang posisonet. Magandang gabi. Emperador Gold. Gold lang. Kumikidlat sa labas na ulan. Yeah. Kaya po, pupunta kayo sa mga hotel na ganito. Kailangan marami yung binabaon yung tubig. Kasi minsan, mahal lang. Minsan, hindi sila nagsiserve ng tubig. Kaya kung bibili ka naman, napakamahal ng tubig. Okay man siguro magbaon ng tubig lagi sila dito, diba? Parang bilis mo sila tayo, diba? Ano tuturo ba? Yan. Kailangan magbaon kayo ng tubig. Kasi importante, may tubig. Kung wala kayong chaser, ng mga alak ninyo, tubig ng chaser ninyo. Kaya ka, siyempre, nauho kayo. Kahit kung marami kayo dito, kailangan lakihan nyo yung tubig na baon. Ubusin mo! Ubusin mo! Ano ulit yung kanina? Hindi ko nakunan eh. Dali, kunan natin ulit nito. Kunan ulit yung shock mo. Pag-inan mo ganun, oh. Bakit kasi? Okay, pang... Kasi di ba malamig, walang yelo? Pwede kasi humingi ng yelo. Gusto mo? Walang na, okay na. Hindi, sanay ka masama walang yelo. Way back in our sailing days, we don't need ice because already cold outside. Okay na, sipol na lang yung chaser at tubig. Oh my God! Hey, what's that?
May kumukura sa likod. Ito kahit pa paano makapal yung sa akin. Importante ang control sa buhay na. Parang orange na orange talaga. Orange at orange siguro. Pero parang sa ano, naghahalo kasi yung pink na to, tapos yung pula. So parang orange. Tapos ako kulay orange yung t-shirt. Orange. Letter O for orange. Shot pa more. Orange. Okay pala to eh. Parang ganyan ka tone dyan eh. Hindi ko na. Ayan pala yung bendy, parang ano, nightmare. Batang na nakasmile na may nightmare. Tinetesting ko lang yung light. And yung amber light na LED. Nag-iinuman kami. Sumutubo para matamis. Ito naman yung nagkulay blue. Bluer than blue. Ano ba to? Pink o purple? Ayan na yung puti. Rainbow. Yeah! Sama na ako. Sakop naman yun. Solera. Grabe, 62 proof to. 62 proof, mga kaibigan. Siguradong malakas at matibay ang kanyang tama sa inyo. Mabibihis muna daw ako. Yeah, babay. Parang okay. Walang katapos. Parang... Dito natin hanapin ang isang Santo Niño na nagtatago sa likod ng kurtina. Nasaan? Kurtina! Boy! Yay! Kita ka na! Ngayon, bumubukas ang kurtina. Uy, 75.9? Mag-76 na ako? Hidden 23.9. Oh my God! You're so heavy! Oh, si Kuya 37? Oh my God! 37 na! 75.5 na. Sa pagkakataong ito, tayo ay mamamasyal. Parang ganito. Magandang umaga mga kaibigan at nandito na tayo sa portion na may elevator. Elevator? Yeah. Ang natin yung malaking kapatid at hindi na siya fiancé ngayon. Siya ay brother-in-law. Brother-in-law. At kasama na siya sa vlog. Hindi lang malaking kapatid, malaking kasama. Malaking isa. Ito black nerd. Uy, monitor yeah. Mo aking may ganito. Ay, yung ano, may dumi. May black out. So, labi tayo. Maraming painting. Ayun nga, saan naka-display ito? Nandito. Best pa. Yeah. Oh, doon sa kabila, no? Oye, nagpa-practice na nga. Yung fountain, no? Ayan, no? Pag anong gano'n lang. Puno na ng tubig yung fountain. Tapos may practice-practice konti. Ayan, no? May sugal-sugal put konti. Ayan. Kita nyo? Ayan. Kita nyo? Ayan. Ayan, zoom in natin. Yan. No, yan ang practice ng fountain. Yan, practice. Para mamayang gabi. Pero hindi na natin maabutan kasi mag-checkout na tayo mamayang gabi at kakain tayo ng Jollibee sa kataas at mag-checkout. Ito ang pintuan palabas. Mag-checkout ulit tayo. Kasi ito yung agahan namin lagi dito. Okada, Jollibee. Asan sila? Ayan, ang ganda. Oo, sarado pa rin dyan. Tapos dito, yun na nga. Ikot-ikot tayo. Oh my God! Wow! Ang daming force dito! Oh my God! Oh my God! Classic! Magpapaselfie tayo! Oh my God! Another force! Galing! So mababa! Oh my God! Tama dito pa, oh, may force! Oh, puti naman! Kulay puti! Ito! Gusto ko to! Kulay puti! Oh my God! Kulay puti! Favorite Porsche. Puti. Mabibili na ako bukas ng Porsche. Ang galing. Kulay green. Ito kulay green naman yung Porsche. Oh my God. Tapos ito kulay pula. Yeah. Ang galing. Ay, ba't mo? Ano ba? Iba naman. Ito talaga yung pinaka ano. Oh, galing ah. Maandar kaya to. Sanang natin kay ate. Meron ako. Oh, hile-hile ang mga po. Meron po tayo soulmate, po tayo dito. Ako para tayo ni soulmate na lang, naka-yelo din tayo. Ayun, soulmate mo, naka-yelo din. Sana nag-enjoy kayo sa room tour namin at konting tips tungkol sa photography. Sana mag-subscribe kayo at mag-like at mag-share dito sa ating understandable YouTube channel, si Soned. Hanggang sa muli, sa susunod na mga video, paalam at magandang gabi! Maglakad na lang tayo. At may signboard pa, papunta sa room ninyo. Eh, dito ka na ni Slack, boy.
sa lobby. Nagda lobby-lobby. Mama nito check out. Kami si Zaki Boy. Ay, pinisip. Zaki Boy. Ayoko. Ah, dun sa kakabila. Bawal pumasok ang mga bata sa kasino. Pagalong pa. Ano ito? Ang room ito. Ikot-ikot-ikot. Ang gano'n yun. Hindi. Ano ko dahil? Gala pa. Eh, siguro mga grand ballroom to, no? Mga siyempre may restroom. Sino? Ayun, no? Go. Yan yung grand ballroom. Wow. Nakikisigip lang tayo. Ballroom talaga. Parang bawat, ano yun, no? Grand ballroom. Ah, dito naman. Kulay pink. Dami mga isda na, ano? Isda na painting. Pink ceiling. Tapos may magandang carpet. So, tingnan mo, parang may mga lumulukong bubbles. May mga lumulukong bubbles. Yan ang kasino. Entrance ng kasino. May plato pa rin. Plato na painting. Ito naman yung cove. Swimming pool yun sa loob. Oh, galing. Ito yung entrance dito. Ah, ito pala yun. Indoor swimming pool. Sabi ba? Ayan yun. Sabi diba? Sumilip lang tayo. Sumilip lang tayo mga kaibigan. Ay, gutom na. Parang yung entrance niya puro marmol, no? Puro marmol, tsaka tile. Ano? Ang hiling niya talaga sa painting na fish. Ito pa, oh. Ito pa, mga isda naman ko. Hindi ba hindi fish, mga isda. So, tapos may ano pa, yung wallpaper na may Okada. Ulit, wallpaper Okada. Ting! Screenshot nila. Dito maraming restaurant. Kaya ano, habang naglalaka, dikit yung restaurant dito. Oh, yan ang red spot ito. Dito tayo kakain. Ano po mga kaibigan, yung mga gutom na mga tao na para kakain dito sa restaurant na ito. Red spice, Chinese food. Ito na kain na natin ang pagkain. Yun nandun, di ba? Oo. Ano yan yung... Yay! Kasama na ako. Kasama na sa picture, sa video. Video. Kaway ka, kaway. Hello! Lulutuin pa mamaya yung pagkain. Pakatabi muna. Ang ganda ng design din. Natutuwa din ako. Hawakan natin yun. Hawakan natin. Alam ko bakal ito. Ay, bakal. Kawedding. Bakal siya. Kawedding. Isang batang ano, chusero din. Ano, ganda ng design, no? Kaya mong gupitin sa ano yan? A drawing? No. Ayan na, handa-handa na lahat ng pagkain natin. Sabag. Ayan na! Nakaupo na kami. At ayan, ito na yung menu. Kukuha tayo yung menu. Ano mo lulutuin? Hati na kami na yan. Dito nakita ko na naman yung dragon na may itlog. Ayan ang design dyan. Nakita na naman natin mga dragon na may itlog. Yeah, papilidyo ko. Tapos hintay tayo ng pagkain. Ayan, tuwang-tuwa sila sa ano. Ayan. Tuwang-tuwa ng mga... Mga ceiling dekorasyon. Kasi red spice nyo. Red spice, yun. Sa gabi nagbablog, sa gabi nagla-ride. Tapos ayan, siniserve na yung pagkain. Siniserve na po yung mga pagkain namin. Ayan na, paisa-isa. Nakakatakam lalo kasi paisa-isa. Mamaya makaka-order ka ng marami-rami. At ito na yung magbabayad ng ating mga meals ngayon. Po kayong papalag kasi yan po yung nagbabayad ng meals, ng mga budget meals natin, ng ating mga nakikita nyo dyan na kailangang bayaran at kainin. Siyempre, tatlong layer yata yan eh. Mayroon pa isang layer sa mga. Yung papay pizza pie. Ito naman yung kinalalagyan natin dito. Kayo ay nakupo. Ang dalang at foam. At may magandang LED dito. LED. Ayan. Tapos dito, tara sila. Andyan sila nag-aabang din na makakain. At ang pagkain natin dito sa restaurant na ito. Kung saan lahat ay maanghan. Ayan na po. Kompleto na po ang mga pagkain natin. Tingnan nyo. Da-d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 a
at sila ay nagkakagulo pa rin kung ano ang dadampotin. Kung anong dadampotin ng mga pagkain natin dito sa restaurant na ito. Ako'y gutom na, kakain na ako. Bye-bye. Kumusta kayo dyan? Yay! Pwede tayo. Ito yun ang bukas to. Eh, swimming pool, di ba? Ano yung daanan nung ano? Machine! Yay! Ba't ka lang ang ibang kulo eh? May butas dun. Punta kami! Busog na kami! Umay na may! Bye-bye! 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 Gulo na lang! Gulo natin! Yeah! Bye-bye! Yan ang swimming pool dyan. Oh, yan! Oh, ba? Oh, yan ang swimming pool dyan sa loob. Ng dome na yan. Ayan, yan yung reception.
Yan sila. Tapos na. Okay pa. Yan. Yan. Sige din. Sige din. Aray. Ang ganda ng ano. Yo. Diba? Ang ganda ng ambience dito. Ay, bababa na tayo. Yan. Home. Da-da-dang. Bumawa tayo sa escalator. Hello. Yay. Ganda. Sa ano. Bumababa kami sa escalator dito. Yan, yung kapag bitya kayo. Pakasama natin ang maliit na sonod dito. Ay, baba ang escalator. Yun, dito yung likod natin sa parking. Yan, likod ng parking natin. Dito merong, ano tayo, camera mark? Camera mark. Yan, kapag bitya kayo. Kaya na may mga bituin ceiling. Bituin may ceiling. Ha? Mas marami pasalan dito. Oo, kasi malaki. Malaki yung pasalan dito. Saka sila may mga maliliit na booth na gano'n. Nakainan. Pero may recreation rin yung doon. Oo. Ay, practice na yung, ano, yung fountain, no? Yung ganun. Tapos, practice na. Sup, sup, sup. Oo. May practice na ng fountain kanina. Ganun lang. Oo, ganun lang muna. Pwede mag-swimming. Pwede pa lang mag-swimming doon. Dahil yun, nililinis lang. Nililinis lang pala nga. Ayan na, lapit na. Ah, nag-aayos sila. Okay, kaway-kaway tayo. Uy, ano to? May cow-cow chicken. Cow-cow chicken. Cow-cowin mo ang chicken. Kitchen mo. Uy, lagpasa tayo doon sa may Porsche. Sa may Porsche. Kanina, ano, doon doon. Oo, oh, di natin na doon. Oo, oh, kapag dito tayo. Oh, man! Ikot-ikot mo tayo. Ito yung kastilyong buwangan dyan. Ayan ang kastilyong buwangan dito. Dito sa labas. Yun sila mananood ng fountain shop. Mamaya daw. Pero tayo ay aalis na. Mayroon ako fountain shop. Hindi na naman maintindihan ng mga previous sadya ko dito. Ano nakita ko? Ngayon ko lang nakita, may bridge para dito. Yaw! May bridge dyan pala. Tapos may CCTV dito. Na tinitingnan na naman tayo. Nalalakad-lakad. Nalalakad-lakad sila. Okay. Sige, pampatuno. Pampatuno ng kinain. Pampatuno ng kinain. Na-aching na ako. Hala, lagot ako. Na-aching ako dito. Oh my God. Tama-tama pa yung position ng... Ayun, yabo baby dubay. Medyo tanghali eh. Pagkatapos na ng kain sa tanghali. Marami pa mga butas-butas dito dyan. Mga butas-butas sa mga... Ayan. Hala yun. Kayo lang naman titiktok. Para nag-ahanda sila lang. Ayun. Matagos yung araw dito, nainitan na ako, ayoko na. Matagos yung araw dito. Oh, may 7-11 na, tapos iba na yung decorations dyan, no? Iba na yung decorations dyan, hindi na mga sakura. Pero nandun pa rin projector, oy. Projector dyan sa walls. Dito tayo, sa baba. Ayan. Pero nandun pa rin yung mga, ano, pang... Mga si CR. Ang dami natin CR na dadaanin kanina. Yan na. Dito tayo ngayon, pababa ng escalator. Papuntang ano? Papuntang ang tawag dun? The car park. Car park. Punta na ng car park. Ano sila? Front view natin. Front view. Dito may inspection ng mga baggage. Pero tayo ay naka-inspect na kanina. Pero tayo ay pauwi na. Ano? Ang pauwi ay walang inspection. Pero ang papasok, mayroong inspection po. Ang dahil sa mga safety features ng kanila na may mga fire extinguisher. Bakit? Uy, tamang-tama. O, dyan agad nakapark. Sige. Okay. Saan ako po? Dito po ngayon tayo sa review ng Almera natin. Na puro dumi-dumi. Ayan na. Dito tayo sa car park. Papasok na tayo. At uwi na. At magsisigsikan. Ito ang limang... Kasya! Hindi. Ay! Hindi ako. Ay! Okada forever!